Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Filipino 3, Quarter 3, Week 2. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagsasabi ng sariling ideya at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagsasabi ng sariling ideya tungkol sa tekstong napakinggan at makapagpahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang issue. Hello mga bata! Sa araling ito ay pag-aaralan natin kung papaano ang pagsasabi ng sariling ideya. Pag-aaralan rin natin ang tamang pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa tekstong binasa. Paano nga ba ang pagpapahayag ng opinyon tungkol sa napakinggang issue? Ang opinyon o palagay tungkol sa isang issue o paksa ay maaring sabihin sa magalang at maayos na paraan. Kinakailangan muna itong unawaing mabuti upang makapagbigay ng angkop na opinyon. Ang opinyon o kuro-kuro ay sarili nating kaisipan, ideya o pananaw na ipinahayag natin sa usapan tungkol sa mga bagay-bagay. Sa pagpapahayag o paglalahad ng opinyon, marapat lamang na gawin natin ito sa magalang at wastong paraan. Dapat nating isaalang-alang na ang mga opinyon o kuro-kuro natin ay hindi makakasakit sa damdamin ng ating kapwa o kaya ay makahahadlang sa anumang mabuting gawain. Narito ang isang halimbawa ng isang issue. Basahin natin. Karamihan sa mga taong may impeksyon ng COVID-19 ay nakaranas lamang ng hindi malalang sintomas at ganap na gagaling. Ngunit may ilang tao na matindi ang epekto sa kanila ng sakit. Ang aking opinyon sa isyung ito ay, sa aking palagay, ang sakit na ito ay isang trangkaso lamang na karaniwan na sa mga tao dahil sa pabago-bagong panahon. Nakararanas na tayo ng ganitong sintomas kahit noong wala pang COVID-19 sa bansa. Ang reaksyon naman ay tumutukoy sa damdamin o kilos bilang tugon o sagot sa isang paksa, nabasa, narinig, pangyayari at iba pa. Maaring ipahayag ng pasalita o pasulat ang reaksyon. Narito ang isang halimbawa. Ang paksa ay pag-aalaga ng aso o pusa ng batang kasing edad mo. Maaring ganito ang iyong reaksyon sa paksang ito. Naniniwala akong kaya ng isang batang kasing edad ko na mag-alaga ng aso o pusa. Nasabi ko ito dahil simula noong ako ay nasa unang baitang pa lamang ay ako na ang nagpapakain at nagpapaligo sa aking mga alagang aso at pusa. May karapatan ang bawat isa sa atin na magpahayag ng sariling pananaw, opinyon o reaksyon. Nararapat lamang na gawin ito sa magalang at wastong paraan. Nararapat ding isaalang-alang na ang mga ipinahahayag natin ay hindi nakasasakit sa damdamin ng kapwa. Ilan sa mga pamantayang dapat na isaalang-alang sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon, maging anong paksaman ang pinag-uusapan, ay ang mga sumusunod. Una, suriing mabuti ang paksang pagpipilian. Pangalawa, pumili ng paksang mabibigyan ng malinaw na pagpapahayag. Pangatlo, maging magalang sa pagpapahayag o sa pagpapaliwanag. Pang-apat, bigyang pansin ang mga kabutihan at magandang ibubunga nito nang walang pag-aalinlangan. Sa pagpapahayag ng sariling pananaw, maaaring dugtungan ang sumusunod na mga salita ng ating sariling pananaw. Narito ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon o reaksyon. Kung ako ang tatanungin, kung hindi ako nagkakamali, sa aking palagay,
Sa tingin ko, sa totoo lang, sa aking pananaw, para sa akin, walang alinlangan nararapat lamang na, sa aking opinyon, sa ganang akin, ang mga ito ay ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon o reaksyon. Ngayon naman ay gamitin natin ang mga pahayag na ating nabanggit sa pangungusap. Una, kung ako ang tatanungin, dapat ay isulong ang curfew hour sa ating bansa. Pangalawa, kung hindi ako nagkakamali, tumaas na naman ang mga kaso ng mga may COVID-19 sa Pilipinas. Pangatlo, sa aking palagay, makabubuti ang pagsuot ng face mask kahit pa na nasa loob ng tahanan. Pang-apat, sa tingin ko, pumunta sa palengke si inay dahil may bitbit siyang basket. Pang-lima, sa totoo lang, natatakot ako sa mga nangyayari sa panahong ito. Pang-anim, sa aking pananaw, ang pagpapavaksin ay makatutulong sa pag-iwas sa COVID-19. Pang-pito, para sa akin, mas mabuting huwag nang magpavaksin ang mga matatanda lalo na kung sila ay may nararamdaman na. Pang-walo, walang alinlangan, nararapat lamang natulungan ang mga mahihirap. Pang-siyam, sa aking opinyon, ang pagpapavaksin ay hindi dapat mandatory. Naunawaan niyo ba mga bata ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Ngayon naman ay dumako na tayo para sa inyong pagsasanay. Tukuyin kung ang sumusunod na issue ay opinyon o reaksyon. Handa na ba kayo? Una, kung ako ang tatanungin, dapat ang mga bata ay manatili na muna sa kanilang tahanan habang tumataas pa ang mga kaso ng COVID-19. Ito ba ay opinyon o reaksyon? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang pahayag na ito ay isang opinyon. Pangalawa, naniniwala ako na mawawala rin ang sakit na COVID-19 at magiging normal ang pamumuhay ng mga tao. Ito ba ay opinyon o reaksyon? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang pahayag na ito ay isang reaksyon. Pangatlo, para sa akin, mahusay ang pamumuno ng ating presidente ngayon. Ito ba ay opinyon o reaksyon? Magaling! Ang pahayag na ito ay isang opinyon. Pang-apat, nakakagulat ang mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa dahil sa COVID-19. Ito ba ay opinyon o reaksyon? Anong tamang sagot? Magaling! Ang pahayag na ito ay isang reaksyon. Panglima, walang alinlangan, nararapat lamang na itaas sa alert level 3 ang ating lalawigan dahil sa pagtaas ng bilang ng nagkaka-COVID-19. Ito ba ay opinyon o reaksyon? Magaling! Ang pahayag na ito ay isang opinyon. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan! Ang opinyon o palagay tungkol sa isang issue o paksa ay maaaring sabihin sa magalang at maayos na paraan. Kinakailangan muna itong unawaing mabuti upang makapagbigay ng angkop na opinyon. Ang opinyon o kuro-kuro ay sarili nating kaisipan, ideya o pananaw na ipinahayag natin sa usapan tungkol sa mga bagay-bagay. Sa pagpapahayag o paglalahad ng opinyon, marapat lamang na gawin natin ito sa magalang at wastong paraan. Ang reaksyon naman ay tumutukoy sa damdamin o kilos bilang tugon o sagot sa isang paksa, nabasa, narinig,
pangyayari at iba pa. Maaring ipahayag ng pasalita o pasulat ang reaksyon. Sa pagpapahayag ng sariling pananaw, maaaring dugtungan ang sumusunod na mga salita ng ating sariling pananaw. Katulad ng, kung ako ang tatanungin, kung hindi ako nagkakamali, sa aking palagay, sa tingin ko, sa totoo lang, sa aking pananaw, para sa akin, walang alinlangan, nararapat lamang na, sa aking opinyon, sa ganang akin. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli ang ating tinalakay sa asignaturang Filipino ay pagsasabi ng sariling ideya at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata!